but by every mouth that proceedeth out the mouth of the Lord, that man live. Okay, dyan na po tayo. Let's pray. Paano naman? Salamat po Lord sa inyong salita. Salamat po sa bawat isa. Nagiti po ngayon. Umaasa po kami ng inyong pagpapala sa itong mga salita ninyo. Minsan po ay mahirap intindihin. Bata sa tulong niyo po, Lord, sa inyong lingkod, kasi yan po ang balang spirito, Lord. Kaya po nga magkilo sa amin ang gabi, Panginoon. Maunawa namin ang inyong kalooban at may apply namin to, Lord. Ikaw kami na lakas at tapang din po, Lord. At resolve po pang mga kayo susundin namin sa aming buhay. Kaya pong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Ngayon na pa umaga ay hindi natin natapos kasi medyo mahaba. No? So, ang pinaka-background again, para kay Miguel. Okay, ano ba yung mga Israelite? Kay tao ng Diyos. Siya nagsimula. Kay Abraham, mga anak-anak. Pero especially, yung kanilang pananampalataya, pinasa kanila. So, hindi lahat dyan ay naging maayos na tagasunod ng Diyos. Kahit sa church, ganun din. So, hindi lahat dyan umaten. Hindi lahat pare-pareho. Yung iba, bandang huli. Go-fall out. No? Aalis. Parang walang ginawa sa kanya ang Diyos. Nakakalungkot, pero nangyari din sa kanila yun. At itong Deuteronomy, sila ay nag-ikot-ikot na, di ba? Papasok na sila sa Promised Land. Malapit na. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa kanila. Including miracles, of course, yung 10 plagues ng Egypt. And then, inalis sila doon. Pinakawalan sila. Tapos binigyan pa sila ng kayamanan. Tapos sila ay, nag-cross sa Red Sea. Sinamahan sila ng pillar of cloud. Pag umaga, pillar of fire sa gabi. Diba? Tapos, nangyari na lahat yun. Yung inaaral natin, nasa Exodus pa lang tayo, ito, Deuteronomy na. So, inuulit na lahat yun. Yung nalason sila. Okay? Yung nag-plague ng yung snakes. So sila ang dami ng miracle nila nakita. Okay? Pero yung iba sa kanila, yung iba ay hindi pa naniniwala. Parang kahit sa church. Di ba? Kaya minsan ang hirap mag-lead ng church, ang hirap mag-lead ng tao. No? Kung may pera ka, mabilis yan. So yung tao, ganun, yung utak nan eh. Pero minsan, di rin. Yung mga batang-bata talaga, ang hirap din lead. Di pa nga alam nyo kung anong punta niya sa buhay, di ba? Pero yung nilid ni Moses na yun, napakarami yung tansya nila dyan, 3 million, sabi naman, hindi naman. Pero kung yung men lang, nasa 600,000 eh. O syempre, anak-asawa dyan. Mixed multitude. So, mga abo talaga ng 3 million yun. Napakahirap ilid dun. Okay? So, ngayon ay napaka-focal dito, especially nga, nakita natin kanina umaga, kinote dito ni Jesus Christ. Actually, itong chapter lang na to, ilang beses kinote to eh. But especially yung ating topic, yung Word of God, title again ito is Every Word of God, Learning from What Proceeds Out of the Mouth of God. Ano ba itong nanggagaling sa bibig ng Diyos? So, nakwento ko sa inyo kaninang umaga, nakausap ko, no, talagang ibang-iba yung tinuturo sa kanila eh. Ang believe sila sa church nila, kesyo ang Catholic daw nagbigay ng Bible, siyempre di ba maniniwala dun. Iba nga yung practice nila eh, paano nilang bibigay sa... Hindi kasi sila niniwala, inamin niya nga eh. Ang kanilang doktrina daw ay church at Bible. So parang may kanya-kanya daw, ano yan. Parang ganun sa kanila eh. Kasi nga tinataas nila ng gusto yung church kuno nila. Pero mag-aaralan natin nga din ang umaga, ngayon, importante yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ito nga kahit nga mga Baptist na, hindi lahat ng adal nakukuha nyo eh. Kailangan pa ulit-ulitin, i-interpret. Tapos, magtatanong kayo, sasagutin kayo sa paraan na kaya niyong saluin. So, hindi lagi ang ano, ang dali. Okay, ganito, doktrina ng Baptist, ha? Okay, tanggapin niyo, okay na kayo. Hindi ganun eh. So, may nanggagaling sa bibig ng Diyos, minsan na mahirap intindihin. Yung iba naman, madaling intindi, kaso mahirap lunukin. Ang hirap tanggapin. So, ayan. So, nakita natin kaninang umaga, ang Diyos na nagsabi niya, hindi yun something na ano lang, nung mga bata-bata ko siya, na baka umaasa ako, na baka ano lang, baka may interpretation lang silang nasabi nila, ang Diyos pero tao talaga, baka may, ano ba yun, parang sa palagay nila, Diyos nang galing yan. Baka naisip ko ganun eh. Baka may, hindi lang ako nalalaman pa.
Pero napaganda nung inaral ko yan. Yun yan, mga fundamentalist, mga talagang Bible believer, walang misteryo doon. Ang galing yan sa Diyos. Sinabi ng Diyos, sinulat ng tao. Kaya kung nung mababasa mo sa Bible, yun na yun. Yun ang sinabi ng Diyos. Okay? Kasi pag nakinig ka ng mga preaching ng mga kung ano-ano yan, nakinig ba kayo? Kasi ako talaga, basa ako dati. Nahalata ako yung pagkakaiba ng mga CCF na yan, BCF, mga Calvinist. Iba yung sinasabi nila about the Word of God. Gagawin nila, oh, ito yung nakasulat sa Bible, pwede nating interpret ng ganyan-yan. Wala ba nang nakakasigurado? So, ngayon, pag yung mga Kristiyano, ano? So, hindi ka pa rin talaga sa Diyos nagtitiwala pag alis mo, pag uwi mo. Okay? Nandun ka sa church dahil yung pinaka-comfortable sa'yo or something. At meron ka ibang objective doon. Daming ganun. Kasi yung preacher nila, hindi katulad natin na alam natin ito sinabi ng Diyos, ito yung ipoproklam ako, maniwala kayo, hindi, yun yun. Okay? Kung may duda kayo, babasahin natin dito. Ay, magmali ako, mali pala ako, sorry, ito yung sinasabi sa Bible. Ay, yung sinabi ng salita ng Diyos. Ay, yung sinabi ng Diyos. Nakita niyo yun? Yun na yun. Okay? Kaya hindi natin binabastos to, hindi natin na kahit in any way. So, asal tayo pag hindi sinusunod to, tas lalo na pag may ibang nagturo na, kontra dito. So, hindi naman tayo personal sa ano sa kala, pero minsan parang ganun eh, nakaka-personal eh. Mga false teacher, talagang ganito ang Diyos dyan. Ganun din yung lingkod ng Diyos. Tindihan niyo po yun? Ang Diyos ang nagsabi nito. So, pag binabasa niyo yan, pwede kayo magtiwala na yan ang, habang binabasa niyo yan, kalooban ng Diyos yun, tapos nalalaman niyo ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay niyo. Kasi nga, ito yung sinabi ng Diyos. Ito, masyadong plain, di ba? Nakaka ko ngayon. Pastor, ano bang ganyan? Pag sinagot kita according dun sa gusto ko mangyari. Ano pala eh? Okay? So, maala, ah, yung pala gusto niya. Okay. So, hindi malabo. Unless gusto ko talaga maging malabo, hindi naman tama yun. So, pero may mga ganun kasi. Intentionally pinapalabo yung bagay. Hindi tayo ganun, okay? So, hindi rin ganun ang Word of God. Ngayon, pag may mga hindi kayo maintindihan, baka kailangan lang talaga ng kunting aral pa. Okay? So, ang Diyos ang nagsalita nito, the Lord God is the source. Number two, the purpose of God's Word. Ano? Bakit niya sinulat to? Eh, para? Eh, syempre, bakit kayo magkasalita? May gusto kang mangyari, no? The purpose is God's will to be done on earth. Okay, sa langit, automatic na yun. Siya ang nag-ahari doon. Nangyayari lahat ng gusto niya doon. Pero dito, hindi pa. Kaya, yan, sabi dyan, I command you this day, you shall observe to do. Okay. Ngayon, paano? Ano yung mga dapat natin observe? Ano yung effect? Pag tayo sumunod sa Diyos, ano yung mangyayari sa atin? Talagay mo, Miguel. Napasama ka ba? Hindi, di ba? Mapapaano ka? Mapapabuti ka. At may tatlo tayong inanong kaninang umaga. Sabi dito, that he may live. That he may live. He may multiply and go and possess the land. Yung land na promised land. So, pinangako sa kanila yun, pero hindi automatic pala sa kanila yun. Pinangako yun. Nasamahan ko kayo. Mapapasa inyo yan, pero may kailangan mo siyang gawin. Okay? So, naano natin kaninang umaga, yung life dito ay consistent ng Bible, kaligtasan yan. Eh, may mga nabubuhay ngang wicked eh. Buhay naman sila. Ibig sabihin ba, yung pinangako sa kanila ng Diyos? Pwede ba lang claim yun? Hindi. So, sa Israel, pinangako sa kanila from the beginning, at yung buhay na ibubuhay nila, pag sila ay inobserbahan nila o ginawa nila yung sinakumad ng Diyos, okay, ano yan? Ha? Yan ang buhay na gusto ng buhay ng Diyos sa atin. Pero pinaka doon yung eternal life. So, hindi dito galinaw, pero yun yun. Okay? So, and then multiply, again, physically, magmaraming. Masaya ka po maraming kapatid? Ilang kayo? Anim? Lima lang. Okay. Lahat na nanay, yung mga tito nyo, tinanong ko si, ano, saan ba yung marami kayo? Oh, syempre, marami kayo. Siyam daw. Siyam na lang yung buhay. Oo, oh, kasi na, ano yung isa? Basta, si Kuya Barok. So,
Okay, sign of blessing yun pag marami kayong magkakapatid. At yung nabasa natin ganyan, naalala niyo yun? Sabi, to them that are many, you shall give many. Ang dami nyo eh. Anong bibigay ko sa inyo? Siyempre marami. Alam ka na may siksiking ko kayo. Yung mga mayaman, ganun ginagawa ngayon, di ba? Kasi lang kaya natin afford, sinisiksik yung mga ano sa ano. Di ba? So kahit pa, no? Okay din naman. Kasi nilalagay minsan, di ba? So, dapat paglagyan. Pero sila, yung inheritance na yun, pag marami kang anak, malaki yung nasakupan mo. Okay? May ano ba kayo dyan? Masakit. Alin? Masakit? Ayon daw sa sige lang, labanan mo lang. Ayon ha? Kasi nga, nag-swimming kayo. Kung nag-swimming pa kayo ngayon, ba? Ang sakit. Nag-bike ka pa, okay. Okay lang yan. Hi. And then, again, yung ano, Miguel, yung pag-process nila ng land, yun ay picture ng hindi kaligtasan ng kaluluwa, yun ay God's perfect will for the believer in this world. So, kailangan mo lumaban, makipaglaban, para makamtan mo yung pinangako ng Diyos ay nang maayos. May maayos na buhay. Anong picture mo ng maayos na buhay? Siyempre, may pagkain lagi, pag nagutom ka, di ba? Sarap mo, no? Pag may lakas yung bagyo, siyempre, at least, nakatulog pa kayo, may sisilungan, na walang baha, di ba? Tapos, siyempre, and then yung maayos yung magulang mo. Okay? Tapos kayo, magkakamaayos yung relasyon nyo, di ba? Yan yung perfect life eh. Sa kanila, sa case nila, nanggaling sila sa pagkakaalipin, pagpasok nila doon, ano yung inaasahan nila? Siyempre, may sarili silang kalayaan, magtatanim sila kung anong gusto nilang tanim, kung anong gusto nilang trabaho, gagawa nila, di ba? Maunlad sila. So, yun ang pinipicture nun ngayon sa atin. Paano natin ngayon, mga Kristiyano, hindi na tayo nation na katulad din ng physical nation. Siyempre, yung pinapanalangin natin, sinabi sa Bible na ang pinapanalangin natin ay dapat ay siyempre, yung kailangan natin gawin, mag-preach. Siyempre, we have a peaceable life. Yun ang sabi sa Bible. Now, let us pray for those na nasa gobyerno tsaka sa power. Hindi para magpalain sila ng Diyos, okay? Pag-pray natin na ang pinapagawa sa atin ng Diyos, para natin magagawa yung may gera. Diba? O kaya ino-oppress tayo ng gobyerno or something. Mahirap. Diba? So, yun ang pinapanalangin natin. Yun yung perfect will of God for us. At sa panahon nga natin, medyo nangyayari naman yun. Diba? Ngayon, dito tayo sa may ano tayo dito, mga bata especially at tingnan niyo to. May mga importanteng bagay na para tayo ay pagpalain ng Diyos at maintindihan natin ang kanyang salita. Okay? Marami akong kilala. Marami tayong kilala na nasa kanila na supposedly si naging ay. Anong ano 'yun? Ano 'yun, Miguel? Di nakakatawa 'yun. Ha? Galit kami sa ano dito, ha? Nagtatangs. Okay? So, pag nakikinig, nakikinig lang. Kung ayaw makinig, sa labas, pwede. Di ba? Tama ba yun? So, nasa na ba ako? Kahit nakamay ka ko dito, nakikinig ka nila eh. So, may importante ito ngayon pag-aaralan natin yan. Attitude ang tawag dyan. Okay? May gusto ka bang tao? Yung gusto mo yung kasama siya lagi. Wala. Ha? Meron. Okay, di ba? So, ano siya? Bakit mo siya gusto? Mas kalaro. Kalaro. Diba? Ibig sabihin, gusto mo yung attitude niya, di ba? Hindi siya piko. Depende sa'yo. Di ba? So, ako may gusto akong tao, may ayaw din akong tao. Kaya dahil pastor ako, minsan pinag-atsaga ako lahat. Okay? So, ngayon ako lang talaga yung mga bakla. So, pero, you know, pinag-atsaga mo, di ba? So, pero ang Diyos, dahil siya ay dapat masunod sa lahat, no? Hindi man natin siya bubisitin mo yung Diyos, tama ba yun? Doon matyaga ang Diyos, sabi sa Bible, ano eh, siya is full of mercy, long suffering, is love endured forever. Maaway ng Diyos, pero hindi mo siya gustong bisitin kasi nga, may kalalagyan ka, di ba? Parang tatay mo, matapang yung tatay mo, palo ka, di ba? Tama lang yun, para alam mo yung
dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin, di ba? So, ang Diyos, hindi mo gustong bisitin. Ngayon, yung attitude ang mag-determine kung matutuwa sa'yo yung ibang tao, hindi. At ang Diyos din, okay? So, ano yung mga attitude na mayroon tayo dapat? Ngayon, bata kayo, lalo na paglaki nyo. Diba? Ano yan? So, may pinoint out tayo tatlo kasi nakita natin sa verse 2, yung humility. Ayaw natin ng mayabang na tao. Kailangan tahimik, pero ako maingay ako. Matutulog na tayo, kaso ako, ayoko pa. Kakain tayo, syempre, limitado ang pagkain. Gusto ko, mas marami sa akin. Di ba, hindi yun, di ba? Yabang yun. So, dapat na humble ka. May mga pagkakataon na kailangan tignan mo ng ibang tao, baka naaasal na sa'yo. Di ba? Hindi ka naliligo. Eh, yung ibang tao, gusto, babango. Di ba? Kaya nga tayo, papabango tayo pa eh. Kasi natin, mabango, di ba? Sarap mag-aral ng salita na Diyos, mabango. Hindi yung waho, di ba? So, punta ako, punta dun. So, attitude, okay? Kaya, huwag kang magmamalaki. Humble ka. Pag sinabi nga na mali ka, tingnan mo, mali ba ako? Ay, mali nga ako. Ay, titigilin mo na yung mali kong ginagawa, di ba? So, yan. Especially mga bata, huwag kayong bata pa, yabang nyo na. Kasi madadala nyo yun pag wala nag-correct sa inyo. Ang trabaho dapat yan ang magulang, pero alam na natin, may mga magulang na mahina. Mayroon ganun, pinababayaan na lang. Hindi na ako niniwala sa Diyos, hindi na ako niniwala, bahala na yan. Basta pinapakain ko kayo, may mga ganun. Hindi tama yun. Okay? Walang ibang magkocorrect sa anak ko, di yung magulang. Pero pag mahina yan, anyway. Kaya nga napakaganda, nabanggit ko na kanina umaga, kung anak ka ng Diyos, nakikinig ka na sa Diyos. Oh. Ngayon, pag nasa church ka, di magagabayan ka. Kahit hindi pa maayos yung pamilya mo. Sino may perfect yung pamilya dito? Perfect yung pamilya mo dyan, ha? Hindi rin, di ba? Kaya yung naisip ko dati nung nagsimula kami, wala nga akong alam sa buhay. Yung napaganda na nanampalataya lang sa Panginoon, meron pang bonus-bonus. Bukod sa kaligtasan, meron ka pang church, may kapatid ka pa, meron ka pang pastor. Tsatsagaan ka, tutulungan ka ng tutuuan. Diba? Nakakita ka naman ng ano, nang walang tiyaga. Tuluan nyo naman ako eh. Bobo mo naman eh. Ayaw kitang diba? Diba? Kaya yung mga teacher lang, kaya nang magtiyaga, binabayaran yun eh. Eh paano hindi binabayaran? Hindi nagtiyaga. Kaya nga may mga professor kami dating ano eh. Ang tamad. Hindi pumapasok kaya sumusweldo. Kaya asal na asal kami. Anyway, yun. Ang maganda sa Panginoon, pag nagtiwala ka sa Kanya, pupovide niya yung kailangan mo. Pag Kristiyano ka, kailangan mo ng church, kailangan mo ng bastog, guturo sa'yo, at kailangan mo ng mga kapatid na mag-encourage sa'yo. Saka yung mas mature yung iba. Yung iba hindi. Kaya makalaro, okay lang din. Okay? Naimik. Alam ko, masakit ka. Kainig ka lang. Okay, then, humble din to prove thee. Ito mga bata, kailangan maintindihan nyo to. Sabi sa Bible, even a child is known by his ways, whether it be good or whether it be evil. Medyo sinortcut ko na lang. Ano sabihin nun? So kahit daw kayo, mga bata pa kayo, huwag mo sabihin, bata pa ako, huwag mo musgahan. Yan ang mga pag-preach ko, mga teenager. Tsaka yung mga, hindi. Mga bata, may attitude na kayo pinapakita o whether maganda yan o hindi. Okay? So paano kayo mawaayos? So nakikita ng ano yan, ang magulang nyo, ang bastol nyo yan. So maganda, i-align mo yung sarili mo. Kung ano yung maganda, yun ang gawin mo. Yung hindi, tugilan mo na, di ba? Kasi hindi nga gusto ng Diyos yun eh. Tapos, ano nga gawin mo? Di ba? Kaya sabi dito, to prove thee. Sila, pinatunayan sila ng Diyos. Or ano ba tama dito? Sinubukan, sinubok sila. Para makita kung ano meron sila. Mga tao to, mga adults to. So iba dito kasi, sunod tayo sa Diyos. Ayun, hindi naman masyado. Ay, miracle Lord! Praise the Lord! Tapos, wala na. Ilang araw, walang miracle. Ayun, kakatamad naman. Ano ba miracle? So mali yun, hindi sila tuloy-tuloy sa Diyos yung commitment nila. So kaya sila ipinatunayan ng Diyos, nakita na loko-loko na naging iba, nakita nila yung miracle, di pa rin sumunod sa Diyos, pinatay ng Diyos. Okay? Ginagawa ba ng Diyos yun? Sama, hindi masama ang Diyos, siya nagbigay niyan eh. Hindi siya masama. Pwede niyang bawiin yung buhay niya, nakakita ka naman kalaro mo na matay.
Hindi pa ako, nung grade 4 ako, mayroon akong kilala. Namatay. Grade 5 siya lang siya. Matangkad. 1 year ahead lang sa akin. Namatay na, bata pa. Ilang grade ka na? Anong grade mo na? Oh, di ba ang bata namamatay rin niya, lahat ng tao. Eh hindi mo alam, yung sakit niya, hindi ko na rin alaman eh. Basta may sakit daw na kinamatay, napabayaan. Okay? So ang Diyos, minsan pag napundi sa atin, alam niyo pundi, pwede niyang bawiin yan. So itong mga tao, itong mga Israelite, yung mga napatunayan ito, wala itong mga ito. Hindi karapat-dapat itong pumasok sa promise lang, pinatay niya. Okay? Pero itong mga ito, yung mga bata ngayon, sinasabi, sinusubo kayo ngayon, susunod ba kayo o hindi? Okay? So, kailangan attitude, humble, integrity. Ibig sabihin, pag sinabi mo, gagawin mo. Diba? Yung tanong sa akin nung kausap ko isang beses. Eh, pag nanampalataya ngayon, ligtas ka. Yung nasabi sa Bible, hindi ka ba naniniwala doon? Hindi niya sinagot. Sabi niya, eh kasi parang hindi ko maintindihan, eh, paano pag dati akong Baptist, tapos hindi na ako naging Baptist after 10 years, o ligtas, ba't mo banabagit ng Baptist ka ng Baptist? Hindi mo kailangan maging Baptist para maligtas, hindi mo sabi nun eh. Hindi niya maintindihan eh, tapos nag-shift daw ng church. Hindi na daw siya naniniwala kay Jesus ngayon. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sinugurado, ang kaligtasan ganito, si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, na namatay pa sa kasalanan mo, naniwala ka ba doon o hindi? Pwede bang i-deny yun after? Simple yun eh. Nag-decide ka nung time na yun. Kung naniniwala ka ba doon o hindi, pag naniwala ka doon, ligtas ka. Ngayon, kung na-mess up ka sa doktrina, kailangan mo lang i-align. Okay? Patay nyo na kaya, bad? Mukhang, magpupudos na ng, Ayan. Iba na yan. Madumi na yan. Okay. Eh, paalala mo nga, linisin natin. Okay? Anong usapan nyo dyan? Importante? Wala na mas importante dito, okay? May nakakatawa, ha? Na, sige. Kailangan ng, panghuli, obedience. Okay? Hindi mo sila yung sabihin, may integrity ka, hindi ka naman sumusunod. Unless ka, hindi, Lord, may mas alam ako mas maganda sa'yo, mas mabuti at mas effective eh. May alam ka pa ba na mas maganda sa plano ng Diyos? Wala naman, di ba? Tsaka nag-commit tayo, Lord, sige, tama po kayo, susundin ko kayo. So pag sumunod ka dapat. Okay? So sa case nila, ang maganda naman sa Diyos, pag anak ka ng Diyos, papaluin ka para sumunod ka eh. So siyempre, sunod ka na. Hindi naman, minsan talaga na tayo na sidetrack. Sabihin natin, parang ayoko sumunod. Ganun yun eh. Pero pag nag-guide ka ngayon, na-lead ka ngayon, ay, oh, sige po, sunod na lang ako. Okay. So, importante yung attitude natin, okay? Humility, integrity, and obedience. Ngayon, paano tayo kinakausap ng Diyos? So, last time, may mga method siya na hindi natin maintindihan. Minsan, madalas, matagal. Sabi dito, 40 years. Pwede ba, Lord? Sino nag-high school dito ng 40 years? Hindi naman eh, di ba? So, isang taon, marami ka na mautunan. Pero dahil na malalim yung tinuturo sa kanila, at ano pa sila, minsan ay suwail sila, may susunod, umabot ng 40 years para lang sila maturuan, para again, handa na sila ngayon pumasok sa promised land. Napakatagal, di ba? So, kung 19 years old ka nung nagsimulang patayin yung mga tatay-lolo mo, ilang taon ka na after 40 years? Ha, 59 ka na nun. Tanda mo na. Sana, natuto ka na, okay? So, sa kanila ganun, ako, di ako umasa, mabilis tayo. Pero sana lang, dahil advantage din natin, nag-iipo tayo ng kayamanan sa langit eh. Tapos, bagal-bagal ka dyan. Diba? So, sayang naman. Tapos, natangin natin kalaban. So, ang method ng Diyos, minsan mahaba. Minsan, kahit saan. Iba-ibang place. Okay? And then, sabi dyan sa sabi dyan ay niyat our testing. Okay, sabi dyan sa verse 3 na tayo, in humble thee. Okay, talagang pag sinabi humble, that's a verb, ibig sabihin nun binaba ka ng Diyos. Okay,
ginawang ka ng isang bagay sa buhay mo, kunwari mayaman ka dati, naghirap ka, ay talaga nang maging humble ka nun. Siguro iba sa atin, hindi nyo pala mga bata eh. Kaya sa akin, masakit yun. Kunwari kami, mayroon na kami yung bahay, tapos may sasakyan ako, tapos after 10 years, naungupahan ulit kami. Kasi nailit to, kunwari ganun. Tapos masakit yun. Maraming ganun sa mga ganyan. O kaya naman, dati ang lakas ng katawan mo, di ba? Hindi ako kailangan ng Diyos. Yosi ka, alcohol ka, inom ka, hindi mo kailangan ng Diyos. Eh, nagkasakit ka. Nakita naman ako, nakakausap na ganun eh. Ay, biglang praise the Lord yun. Nilingkod na po ako sa Diyos. Ano bang kailangan gawin? Kailangan magbuhat ng, naku, hindi ko na po kaya. Ano nangyari sa katawan mo? Eh, nagbisyo po ako dati. Matay ka na. Gusto mo na talaga, sige. Kaso, nasayang, di ba? So, minsan, hinahumble tayo ng Diyos para tayo batuto. Yung mga bata, napapalo. Yung mga matanda, minsan, napapahiya din. Diba? Yung mga matanda, naku, kaya ang hirap iwin yan kasi may pride na yan eh. Ayaw nila nang mapapahiya sila after all these years, mali pala sila. Kaya aralin nyo rin yun. Okay? So, pero yun ang talagang method ng Diyos. Ginagawa niyo yun. Ito, ginawa sa kanila eh. Diba? Pinaikot-ikot sila hanggang mamatay yung iba. Nakaka-humble yun. Nakakahiya yun sa kanila. Ayabang nila nung dati. Kasama namin ng Diyos. O, nasa lang Diyos. Iniwanan tayo. Eh kasi, kayo yung nang iwan sa Diyos. Una sa lahat. Di kayo sumunod eh. Tatakot-takot kayo Diyos. Sinabi ng Diyos, sige, kaya niya yan. Parang hindi. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Therefore, sila yung napahiya. And then, ngayon, tapusin na natin ito. Ano nga yung solusyon? Nasabi dyan, so yun nga, paano sila nang usap? Minsan, through the years, minsan, kung naalala nyo agad yung kwento dito, hindi naman laging araw-araw kinakausap sila ng Diyos. Di ba? Minsan lang, papasok yun, pag naka-camp sila, kausapin si Moses, pumunta ka dito, kausapin kita. Hindi lagi. So ngayon tayo, ganun din. Minsan, sa preaching, hindi kayo masyadong kinakausap ng Diyos. Dito lang kayo kasi kailangan. Di ba? Pero kailangan, halagi nating hanapin na tayo ay kausapin ng Diyos. Eh, bakit ka pa nandito? Binasa natin yung salita ng Diyos, pero minsan, blanco yan. Ah, Bible? May libro din ako, may comics ako sa bahay. Pareho ba yun? Hindi, okay. Kaya sabi dyan, paano ngayon? Ano yung solusyon? Kung maalala sa John 6, punta tayo sa John 6. Dito ay napakalino pa ulit-ulit. Dinescribe ng Panginoong Jesus na siya ang ano daw siya? Okay, so pagkatapos siyang nagpakain ng marami dyan, sa verse, nagpakain siya ng 1,000. Anong sinabi niya bandang uli? So, inirelate niya na siya yung bread of life. Okay, sikat yan. Sabi dito, then Jesus said unto them, verily, verily, basa nga po, ready, go. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Okay, so 33. For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Verse 35. And then Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Napansin niyo yun? So kaligtasan po yan. Ha? Walang iba yan. Siya yung bread ng buhay. Pag kinain mo siya, ininom mo yung dugo niya, ano daw? Hindi ka na mauuhaw. Spiritually sinasabi doon. Spiritually, hindi mo na kailangan ulit na maligtas. Ligtas ka na eh. At yung salita ng Diyos, mag-duel na sa'yo. Kaso hindi mightily pag di ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero meron ka ng witness. Andiyan na yung Holy Spirit sa'yo. Okay? So, ibabalikan natin sa kanila. Ano sabi doon? Kapisado natin, di ba? Man shall not live by bread alone. Mabubuhay ka sa, siyempre, kailangan mong kumain. Pero sabi, hindi lang yun. Kasi nga, pag ligtas ka, meron ka spirito na dapat i-feed. Actually, yung kaluluwa mo. Yung spirito mo, nakikipag-usap sa Diyos. Anong, para sa, anong papakainin sa inyo? Hindi physical. Ang physical, pinapakain natin yung kanin, ano mga favorite nyo. Sarap ng kainan namin kahapon eh. Dito ka ba, Miguel? Kahapon gabi?
Nandito ka rin kagabi. Mga diba, sarap ang kain. Physical lang yung pinain natin. Merong binago. Ay, binago. Ang daming pagkain. Nagutom tuloy ako. Pero, dapat daw natin pakainin din yung ating spirito, yung kaluluwa natin. Okay? Through the Spirit of God, mag-usap sa atin kung ligtas tayo, yung kaluluwa natin, kailangan niyang ma-feed ng salita ng Diyos. Hindi mangyayari yun sa usap-usap lang, praise the Lord lang, anta lang, okay din yung kanta, kung maganda yung kanta. Pero especially, ganito, pag nag-aaral tayo salita ng Diyos, nakatuto kayo lahat, no? Dinidescribe kung ano yung salita ng Diyos, kung paano nang-usap ang Diyos, pati background, historical background, naiintindihan nyo ngayon kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. So ngayon, ano yung nakita nyo na? Naiintindihan nyo na ba? Ang Diyos ang source, meron siyang gusto kong i-accomplish, hindi lagi na utupad yun, pero matutupad yun sana sa atin, kalooban niya. Importante yung attitude natin, ang method niya ay minsan iba-iba. No? Minsan matagal, minsan ay hindi natin maintindihan. At especially, para yan, i-humble tayo. Sabi ng pastor ko lagi, sinong walang kayabang-yabang dito? Sinong walang kayabang-yabang dito? Lahat daw tayo mayabang. Totoo naman yun, kahit nga mga bata eh. Minsan kahit, ano, konting ano, ay, mata, alam mo ba yun? Ah, hindi mo ba alam yun? Alam ko yun. Mga simpleng ganun, yabang nun. Oh, ano yung sakyan mo? Gano'ng kabilis yan sa akin? Ganito eh. Magkano sweldo mo? Yan, lalo na yan. Hindi mo kayang ano, travel. Bayabangan ng mga tao lahat. May kaya, minsan, yung mga, kahit mga pastor. Magkano opening nyo last week? Ilang attendance nyo? Oh, ilan ang view nyo sa YouTube? Bayabangan. May sabi dito, hindi ka kakausapin ng Diyos pag mayabang ka. Ganun lang yon. Kasi siya ay siya yung pinakamagaling eh. Kasi di naman siya madalas. Diba? Hindi mo siya pwedeng i-demand. Lord, kausapin mo ako ngayon. Kailangan ko ng ano. Hindi ko maintindihan to. Hindi lagi eh. Ako, may mga gusto kong intindihan. Hindi naman niya lagi binibigay. Pero kung ikaw ay humble, kakausapin ka ng Diyos, at especially, kung hindi ka paligtas, maliligtas ka. Si Miguel, hindi ka paligtas, mamaya, siya lang ito ng Word of God, parang maligtas ka. Okay? Hindi ka maliligtas kung hindi ka humble, at hindi pwedeng walang salita ng Diyos. No? O, nakita mo ba ako, mabuti akong tao, gayahin mo ako, maliligtas. Hindi ganun. Hindi ganun ang kaligtasan. Kaya ang pinaka-solution natin is ang Panginoong Jesus. No? Every word of God ay minamanifest niya ng pinapakita, pinapakilala sa atin from Old Testament times na binasa natin dito. Nasabi doon na hindi lang bread ang kailangan natin kundi salita ng Diyos. E sino ba si Jesus? Siya ang bread of life. Siya pa yung salita ng Diyos. Sabi doon, di ba? I am the way, the truth, and the life. Sabi din sa Revelation, anong pangalan ng Diyos? Ang pangalan niya is the Word of God. Sabi sa John 1:1, I am for the in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya mismo yung salita. Siya mismo yung meaning ng lahat ng buhay natin. Si Jesus. Okay? Pag tinanggap mo siya, maliligtas ka. And therefore, paano yung sinasabing every word of God that proceeded out of the mouth of God? Kaya dapat binabasa mo yung Bible, pero hindi mo kayang gawin agad dyan, anong gagawin ng soul winner? Papaliwanag sa'yo muna yung summary, yung pinaka-thought, yung pinaka-mensahe ng Bible. Pag nakilala mo yung salita ng Diyos, nakilala mo si Jesus, pwede ka na maligtas ngayon. Ngayon, pag ligtas ka na, anong gagawin mo? Eh, yung mga hindi ko pa alam, alamin ko na. Kasi every word of God ay napaka-importante. Lahat. Kasi pag mayroong hindi tayo naintindihan o hindi natin paniniwalaan, ba't yung paniniwalaan? Ang pinaka-tema nga yan, si Jesus eh. Tapos yung isang part, yung isang maliit na part lang naman, no? Okay ako sa soul winning, okay ako, pero pag yung tithe sa'yo ako noon, parang hindi ko maintindihan yun eh. Ba't ko kailangan magbigay sa church eh? Ba't hindi na lang kayo? Di ba? Kayo. Except, ano ba yun? Ano pa? Yung iba, kanari, yung bakla na naman. Iniwala ko yan sa tithes, iniwala ko, pero ayokong i-exclude yung mga bakla, kanari. Eh, yun ang sinabi sa Bible. Galit ang Diyos dyan. Pinapatay yan. Ano, gawin mo ngayon? Eh, ayokong yung part na yan. So, ibig sabihin ba na, iniwala ka talaga sa Bible? Di ba? Nagkataon lang, I believe na, yung gusto mo, nasa Bible din. Pero bakit may ayaw ka dyan na ayaw mong tanggapin lahat? May problema, di ba?
So again, hindi yun sa kaligtasan. Ano lang, pero nakakonfirm yun dun. May mga ganun eh. Paano ka naligtas? Bakit sinasabi ng salita niyo? Ganito, ba't di mo tinatanggap? Ibig mo sabihin, may contradiction sa Bible? Yan. So kaya yun yung mga inaaral natin. Kaya every word of God. Okay, importante yan. Kasi, ano, yan ang source ng ating pananampalataya. Yan ang pagkakaiba natin sa iba. Yun nga, yung kausap kong kailan lang. Kitang-kita ko sa kanya, ang source niya, ang church at ang Bible. Eh sabi ko, ba't paano nag-contradict sila? Ay, hindi naman nag-contradict eh. Ah, sige, ito yung contradict. Sabi niyo, mga pare niyo, hindi mag-aasawa. Ano nangyari doon? Sabi dito, si Peter may asawa. Sabi sa, ano, kailangan mag-asawa yung pastor. Mga paano ngayon yan? Eh, hindi naman yan eh. Ano lang eh, minsan iba, pwede yun. So, isa, eh, bakit ba tayo nagkaroon ng ano? Eh, meron kaming inaalaw mag-asawa. Ba't nga hindi inaalaw yung iba? Di ba labo? Inaalaw ba o hindi? So, wala silang malinaw na ano, ginagawa lang nila. Kung nagko-compromise sila, nakikihalo sila kung saan sila tatanggapin para lagi yung church, dumami, ganun sila eh. Hindi sila nagre-risk sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, medyo iaano pa nila yon, kahit malinaw na. Huwag mong gawin to. O, tingnan natin yung sinasabi ng iba. Ha? Mas mahalaga ba yung sinasabi ng iba kaysa sinabi ng Diyos? So, hindi natin paniniwalaan yun. We believe that by every word that proceed out of the man of God, shall man live. Kailangan yun. Pag may tinanggi ka dyan, bakit? No? Kung medyo pride issue lang yan, bandang huli, nakuha ka rin naman, okay lang yun. E, paano pag hindi na? Ayaw mo nang pakinggan yung salita ng Diyos dahil meron ka ng ibang tinataas. Delikado yun. Marami dun, hindi na maliligtas. Okay? So, conclusion natin, kung di importante sa inyong Bible, mag-isip-isip ka. Okay? Kung ganun ang pamantayan ng Diyos sa salita niya, hindi ka nga mabubuhay daw eh, kung di, wala kang salita ng Diyos eh. Gusto mo, ano lang, puro sarap lang, puro physical lang. Ang daming tao na mabubuhay ng ganun, mayaman o mahirap. Pag nag-soul winning kami, hindi importante sa mayaman. Pag mahirap naman, may pera ba dyan? Pareho lang din. Wala sa yaman, hirap eh. Kinikilala mo ba ang Diyos? Sinabi niya, hindi ka lang mabuhay sa tinapay. Anong gagawin mo? Hanapin mo rin yung salita ng Diyos. Hanapin mo yung gusto niya sabihin sa'yo. Kasi hindi ka mabuhay kung wala ang salita ng Diyos. Amen. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat sa attendance namin, Lord. Nakasama namin, first time, Lord, si Miguel. Again, we pray na magkapatid na ito, Lord. Hanapin niya, Lord. Kahit sa bata nilang yan, even kami dito, mga teenager, mga adult, na hindi namin baliwalay ng Bible, walang pagkakataon sa aming buhay na hindi na namin kayo kakailanganin dahil lagi kami may room for maturity and improvement. Kailangan kami pagpatuloy sa inyo, hindi by obligation lang, but obedience din po, Lord, humility and integrity. Sinabi namin, kayo aming ama, mabuti kayong ama, mabuti rin kami anak, susunod po kami sa inyo, Panginoon, especially sa bagay na ito. Ang gagalingan ng aming pananampalataya at gagawin sa buhay ay inyong salita. So, nawa ang inyong lahat ng inyong salita, every word na sa mga gagaling sa inyo, papahalaga namin, usundin. Kung may konting ano, Panginoon, tutulungan niyo po kami, Panginoon, as your children. Kayo po nga lagi malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ganda po tayo isa.